So ngayon, for this time po ay after ng mass is naabutan namin dito yung pinutol na sanga ng laurel. So sa Pilipinas talagang ang mahal ng dahon ng laurel. Kasama ko dito si Kuya Ray, si Ate May bibida. So yan, kumukuha kami ng dahon ng laurel kasi nung nagdaan ng snow ng January 26 at saka 27, is nagkaroon ng snowstorm. At ito nga, yung dahon ng laurel dito, yan, humapay. So, yan, bukas ay itatapo na. So, ngayon, itong dahon ng laurel ay aming kinukuha. Then, papatuyuin lang namin yan. Lalagay sa net, papatuyuin ng ilang linggo. Tapos, ipapackage na namin. Ilalagay na namin sa box yon. Kasi nga, ang mahal-mahal ng laurel sa Pilipinas. Maghintay ko, magbibinta ko. Ito yung 2 piso. Kamahal-mahal kaya sa Pilipinas ng laurel, di ba guys? Aabutin siya ng mga yung piso, yung nakalagay doon. Minsan putol-putol pa, hindi pa buo siya na dahon. Eh dito talaga yan o, oh, ang dahon ng laurel, ang dami. So bukas, pipikapin na yan ng magbabasura guys. Pipikapin na siya. So ipapakita ko sa inyo ng mas malapitan yung ating dahon ng laurel. So ito, basta... Amoy laurel, laurel na laurel talaga siya. Mm, ang bango niya, kung tutuusin. Oh. Yan ang kulay brown. So ito yung bay leaves, yan. So pag nagluluto tayo, maganda rin, 'di ba? Sabi daw nila, gawin daw yung bay leaves kasi ginagamit din na ano, iniinom din as tea yung bay leaves. So wala, hindi kami nahihiya o ang dami sa sasakyan. Wala kaming pakialam. Eh perang, 'di ba? Laurel is money. Laurel is money, 'di ba? So yung aking kinuha nakalagay doon. Gabi na naman kaya kami ay kuha pa rin ng kuha dito. So tilapia isa nito. Yan, 50 centavos ang isa. Maliit pa, putol-putol pa. Yan oh, nakahapay na yung isa. Bali tatlong puno ng laurel dito. Kaso nga yan ay bukas, is pipigapin na ng magbabasura. 'Di ba, guys? Oh. Wala lang kaming plastic pero yung amo ko na, yung bahay ng amo ko doon lang kaya may mamumutol pa ako ng konti pa. Putol pa ako ng konti. Pero sa totoo ang dami mo nang nakuha. Hindi. Putol pa tayo ng konti guys kasi gawa ng ano. Dadalhin ko 'to, papatuyuin ko, sayang naman. 'Di ba? Ay bukas ito pipick upin na itatapon lang dito ay sa ating kamahal-mahal ng laurel. 'Di ba? Ay, ito mo si ate. Oh, ayan, oh, bungkos-bungkos. Bungkos-bungkos na laurel. Bungkos-bungkos na laurel. Patutuyuin lang namin yan. Papapackage ko sa Pilipinas. Ang sa akin din, ipapapackage ko, lalagay ko sa dyaryo. Mm. Dito maraming dyaryo. So, ipapatuyo na namin dito. Mm. Kaya guys, huwag kayong mahihiya kasi pera to. Mm. Diba? After mas yan. Oh, si kuya, marami ba ikaw nakuha? Yan o. No. Happy na kami doon. Ala, walang hati-hati na. Kumuha ka na rin ng ano pa. So, bay leaves yan. Nakatapon na naman dyan. Tinapon na. Kuya, kuha mo nga rin pa ako ng iba pa. Kasi pagdating sa bahay, tatanggalin mo yung mga dahon dito. Dahon na, walang sanga. Oo. Yun. So, yun ang aking lalagay yun. Bibitbitin ko yun. Pero lalagay ko lang tumamaya dun sa... talagyan. Then ipapakita ko sa inyo kung paano namin natuyo guys yung amin. So yan. Marami nang nakuha si Ate May. Happy na daw sila ni Kuya doon. At alam naman natin dito yung matabi-tabi na pwede kumuha ng mga kaso. Hindi pwedeng kumuha pag nakatayo na. Hindi pwede? Hindi pwede. Nasa batas yun, hindi ka pwedeng pumitas kasi trespassing ngayon. Diba? So ngayon ito, may pagkakataon na hindi kami pwedeng sawayin ng may-ari. Kasi nga, nasa labas na siya, nasa basurahan na. So, aabutin lang doon ng ilang araw, tuyo na guys. Kaya, diba? Pagkakataon na, dati hindi nga ako nakapagpano, ang dami-dami, diba? Kuha lang ng kuha guys. Ang alagaan ako naman itulog na. Ang mahal-mahal nito guys sa Pilipinas. Diba? So, mega love shoutout nga ka pala kay Ate Joy Inandan. Joy, ito, yung binibenta mong mga laurel dito, tinatapon lang.
gusto magtindahan o papapackage kami dyan. Maraming Laurel na itong nakuha ko, guys. So, papadala ko to, iba, ipapatuyuin ko. At ang Laurel ay pera, di ba? Pera ang Laurel, kaya wag kayo mahihiya, di ba? Mas marami na ako doon, akin tong hihima. Pupunit-punitin ko to, tatanggal-tanggalin ko, isa-isa. Kung narito pa to bukas, babalikan ko to, guys, at talagang ako ay magpapatuyo pa ng bonggang-bongga. Kasi ano eh, sayang kaya ang dami. Dapat SI din itong mga nandito para talagang itang ng Laurel. So isang puno talaga siya na bumagsak. So gawa nga ng bagyo, snowstorm, kaya yan. Oh, si Kuya oh, syempre pa na ang kuha pa. Kuha lang, bukas yan ipag narito pa. Talagang yan ay bukas ikukuhanin ko talaga isang sanga. Ayo, pag narito pa bukas, sayang eh. Dahon na ang kinukuha dito eh. Oo, dahon lang. Yan na. Po ang dahon ng Laurel. Ang pinaka-1,000 dahon. Ilangin mo ha. Ay, naku! Maganda ang benefits, guys, ng Laurel. O, diba? So, libre na kami ng Laurel. Basta narito sa labas, pwede mo na siyang kuhanin. Pero kapag nasa loob siya, hindi mo siya pwedeng kuhanin, guys. Diba? O sige te, oy ano, kuya, oh. Bye, sige bukas na ulit. So kukuhanin ko na yung aking Laurel. So yan guys, ito yung dahon ng Laurel. Alin ako kagkakanina. So bukas si Sarah, yung puputulit-putulit, tatanggal-tanggal ko sa mga tanapay. And matutuyuhin ko na siya. Okay. Yan na. Ito na yung Laurel na kinuha namin nung gabi ni na Ate May at saka ni Kuya Ray. So, nagupit-gupit ko na siya. At patutuyuin ko na yon. Patutuyuin ko na to, guys. So, it takes time para magpatuyo ng Laurel. But ito ay marami. Marami na ito kung patuyusin ko pa. Ang mahal-mahal pa naman ng Laurel sa Pilipinas. Diba? Alam mo naman nga wala ng liberty. Diba? So, yan yung Laurel natin. Diba, ang dami din. So, bawal kasing kuhanin kapag nakatayo pa yung puno ng Laurel. Pero kapag anong nag-snow nga is natumba, kaya nung gabi kinuha agad namin and ito pinatuyo ko nga. So, madami-dami na to. So, ilalagay ko to sa test net para matuyo. Or dito ko na lang sa lalagay. Gamit ang radiator para matuyo na siya ng bongga-bongga. Okay guys, see ya!